perfected through suffering. Tayo po tayong lahat as we read Hebrews chapter 2 verse 10. Yan. Okay. Nakita niyo na po ba? Can you say amen kung nakita niyo na? Okay. So let's read only one verse. Verse 10. Ready, go. For it was fitting that he for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. Can you say perfect through suffering? Okay. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, we pray that you will give us enlightenment and understanding of your word so that we can have communion with you and sharing with your life, Lord God, in our lives. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat alam namin na sa panahon ng tag-araw, kasama ka namin, at sa panahon ng tag-ulan, kasama ka rin namin. Kaya, Lord, we pray that you will continue to make your presence felt and known to us for your glory. In Jesus' name, amen. Okay? Makakaupo na po tayo in the presence of the Lord. Sabi po dito sa Tagalog, basahin ko naman po sa Tagalog, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos. At nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. No, yung pong salitang ginawang ganap or being or perfected, no, o perfect through suffering. Siguro tatanungin natin, di ba si Jesus ay perfect? He's perfect morally and he's perfect by nature. So ba't kinakailangan siyang gawing perfect? What's wrong with this verse? Meron bang mali dito sa verse na ito? Kasi alam natin, perfect si Jesus, tama ba? At kapag perfect si Jesus, nasa kanya na ang lahat. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon na kay Jesus ang lahat? Amen? Kaya bagay sa kanya yung song na nasa'yo na ang lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa'yo na ang lahat. Dahil kay Jesus. Everything that you need is yours because of Jesus. So looking at this verse, no, na the founder of our salvation is perfected through suffering, ay parang ang hirap nating unawain, ano? Kasi ano pa bang kulang ni Jesus? Saan siya kinapos? Well, hindi po kulang si Jesus at hindi rin naman siya kinapos at hindi rin siya morally sinful. Hindi rin yung siya'y disobedient na naging siya'y obedient bigla. Hindi ganun yon. Hindi rin ibig sabihin nito na siya ay imperfect in nature. He is perfect in his nature. So anong kailangang i-perfect dito? He was perfected, mga kapatid, through suffering. Sapagkat kung meron mang bagay na hindi literally and experientially totoo sa Diyos, ay yung dumaan ang anak ng Diyos sa hirap, sa sufferings, hanggang kamatayan. So, yung suffering ngayon ay napakahalaga pala to make Jesus perfect, in a sense. He must succeed in sufferings where we failed. Kasi doon tayo nafe-fail eh. Pag dumarating ang trials, normally we fail. Pag dumarating ang sufferings, diyan tayo natitisod. Pag dumarating ang hirap, diyan tayo nasasaktan. Meron pong nag-message sa akin, I posted something in FB, at meron nagtanong, Pastor, bakit pinahintulutan ng Diyos na 44,000
people ang mamatay sa Turkey at Syria dahil sa lindol. Kung makapangyarihan ng Diyos, di ba dapat hindi nangyari yon? Kung mapagmahal ang Diyos, ba't hindi niya pinigilan? Yan pong tanong na yan ay tanong na nung una pang panahon. The problem of theodicy, or the theodicy which is the problem of evil, bakit merong suffering sa mundo? Quickly, meron lang pong mabilis ang mga sagot tungkol dyan sa bakit marami nagsasuffer. No? Ang unang sagot dyan normally ay dahil may kalayaan ang taong pumili, no? May freedom ang tao. Pinili ni Adan sa kani Eva ang kanilang sarili, ang kasalanan, kaya't mula noon, ang mundo ay subjected to deterioration and decay. And part of that ay ang mga disasters and calamities, no? Na which is natural evil. They're not morally evil, but they're natural evil, no? So siguro, isipin natin, part talaga ng isang mundong nabubulok, isang mundong pasira, no? Kaya lang, medyo may tanong pa rin sa puso natin, di ba? Kasi pag nakikita mo yung mga nadaganan ng mga rubbles, ng mga slabs, yung mga batang namatay, yung mga mahihina, mga wala namang kasalanan, sabihin natin, they're just innocent people. No, bakit kinakailangang sila'y mamatay doon sa lindol? May kasalanan ba silang ginawa? Bakit sila nagkaganon? So mahirap isagot yung free will, di ba? Kasi directly, wala naman silang kasalanan na ginawa na corresponding doon sa earthquake. Di ba? Siguro yung free will, pwede nating isagot yan nung unang-unang panahon ni Adan sa kani Eva, at repercussion na lang yung nangyayari ngayong mga disasters. Si Greg Welty, ang sabi niya, ay isang tugon sa tanong na bakit nangyayari ang mga sufferings, bakit tayo nagkakasakit, bakit tayo nauulila, bakit tayo nahihirapan, is the greater good answer na merong mas mabuting lalabas mula dito. Merong mas magandang mangyayari mula dito. Kaya lang, mahirap ding sagot yan sa mga tanong na halimbawa, ang anak mo'y naglalaro sa daan, tapos merong humahaginit na jeep at nabundol ang iyong anak at namatay. Paano mo sasabihin yun dun sa namatayan na merong magandang mangyayari? Napakahirap nun, di ba? Sa totoo lang, hindi proper isa-isa sabihin yun sa mga taong dumaan sa trahedya, dumaan sa mga kabiguan ng buhay o kasipayuan na tragic. Ang hirap isagot, di ba? Siguro ang tamang sagot lang talaga ay merong mga hiwaga na hindi abot ng ating kaunawaan. And that's one of the answer to the problem of evil, yung tinatawag na the mystery of God. Can you say mystery? Sabihin, hindi natin kayang abutin ng lahat, hindi natin kayang sagutin ng lahat ng tanong. May mga tanong na hindi walang sagot sa buhay natin ngayon. At mga tanong na yan, masasagot lang pag nakaharap na natin ang Panginoon. At doon lang siguro natin marahil maunawaan na meron ngang mabuting lalabas sa lahat ng mga trahedyang ating dinadanas. Sabi ni John Piper, ang marahil ang isang pinaka tamang sagot sa problem of evil is that it is to display the greater glory. It is to display the glory of the grace of God. Ito'y upang maipahayag ang kaluwalhatian at ang kapurihan ng biyaya ng Diyos upang siya'y maparangalan. When we talk about the glory of God, we're thinking of brilliance and alam mo yung liwanag, yung kislap, yung kagandahan ng Diyos. Madalas yan ang iniisip natin when we talk about the glory of God. Pero sabi sa Ephesians 1, it's not just the glory of the majesty of God, but the glory of the grace
of God. Yung biyaya ng Diyos sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng sufferings. So when we look at this passage, mga kapatid, tingnan natin dito, ano bang halaga ng sufferings, no? At kung ang lugaw ay essential, suffering is also essential in this passage, in chapter 2, verse 10. Babasahin ko ulit, sabi dito, for it was fitting, can you say fitting? Bagay daw, yun ang sabi, tama lang eh. It was fitting that he, referring to Jesus Christ, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation, the founder is Jesus Christ, perfect through suffering. So sa lahat ng mga hindi natin maipaliwanag na mga pangyayari at mga sakit at mga trahedya at kalamidad, kung titingnan natin ito sa liwanag ni Jesus, then makikita natin that there, God is doing some perfecting through suffering. God is doing some perfecting through suffering. Ano-ano yung mga bagay na yun? Apat na bagay. Number one, you know, suffering bonds Jesus with us. Suffering bonds Jesus with us. Nakita na natin sa chapter 1 na si Jesus ay hindi anghel. Siya ang sinasamba ng mga anghel. Si Jesus ay mas makapangyarihan at mas dakila kaysa mga anghel. Nakita natin yan sa chapter 1. At si Jesus ay hindi nagkatawang anghel para iligtas ang mga anghel. Kahit sabihin nating mas makapangyarihan at mas matalino mga anghel at mas magaganda ang mga anghel kaysa tao, pero hindi bumaba si Jesus sa level ng mga anghel para sa ilaligtas. Meron nga isang awitin, ang sabi doon sa awitin, the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Alam niyo ba na yung awitin natin, Amazing Grace, ay hindi maunawaan ng mga anghel? Sapagkat hindi namatay si Jesus para sa mga anghel. Hindi siya nagkatawang anghel, siya ay nagkatawang tao. Nilampasan niya yung mga anghel eh. At tayong inabot. Dahil ganun katindi yung pagmamahal niya sa atin. So yun po yun, mga kapatid. Jesus is not an angel, he is superior to angels. He is God and he is man, both. 100% God, 100% man. Hindi siya 50% God, hindi siya 50% man. He is fully God and fully human. At kailangan po yung fullness na yan upang yan ang pumunta dun sa krus ng Kalbaryo at mamatay. So kailangan, para mailigtas tayo, kailangan maging tao siya. Kuha niyo po ba yan, mga kapatid? Para niya tayo mailigtas, kailangan maging kamukha niya tayo. At daanan niya lahat ng proseso ng pagiging tao mula nung siya'y nandun sa sinapupunan ng kanyang inang si Maria hanggang sa siya'y lumabas at nag-struggle na siya'y gumapang, lumakad, tumayo, lumakad, tumakbo, mabuhay bilang isang batang pasliit, bilang isang teenager, bilang isang estudyante, bilang isang anluwagi. Dinaanan niya lahat yan eh. Kasi kinakailangan ma-identify niya yung sarili niya with us. Nung panahon na yun, mga kapatid, merong isang klase ng doktrina na tinatawag na docetism. Can you say docetism? Yung pong docetism ay galing sa salitang doxa, doce. Doce, ibig sabihin niyan is to appear. No? To appear. Ang paniniwala ng mga docetist ay ganito. No? Si Jesus ay Diyos. Pero hindi siya tao. Siya ay nag-appear lang na parang tao. So ang tawag doon, apparition. Yung nakita nilang lumakad na kasama nila, hindi totoong tao yon, nag-appear lang siya. Nagpakitang tao lang, pero hindi siya totoong tao. Kasi hindi nila matanggap na ang Diyos ay nagkatawang tao.
Pero kung si Jesus ay hindi totoong tao, paano kanya ililigtas? Paano masasabing naiintindihan niya yung dinadaanan mo? Paano masabing siya'y tinukso na hindi naman siya nagkasala at makakaunawa siya, ma-identify niya ang kanyang sarili with you when you go through temptations, when you go through trials, when you go through sufferings? Kailangan danasin niya lahat yun. Naranasan niyang lahat eh. Naranasan niyang magutom. Naranasan niyang mapagod. Naranasan niyang ma-reject. Naranasan niyang mamatayan. Naranasan niya lahat ng naranasan ng tao. Naranasan niyang tuksuhin, pero hindi siya nagkasala. So this is God's way of bonding us with Himself. Bumaba siya and He identified Himself with us. Anong sabi po dun sa verse? When you look at Hebrews chapter 5, verse 8 to 9, itong sabi dun. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Yan. So kinakailangan dumaan siya sa sufferings, no? Kasi siya ang magiging source ng salvation sa lahat ng susunod sa kanya. In verse 9 ng chapter 2 ng Hebrews, ang sabi dito, "But we see him who for a little while was made lower than angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone." So kailangan niya maging tao, mga kapatid, kailangan niya maging tao, at sa pagiging tao niya, kailangan niya magdusa hanggang mamatay. Dahil yun lang ang daan para tayo maligtas. Eh, hindi ba tayo pwedeng iligtas ng Panginoon sa ibang paraan? Di ba Diyos naman siya, makapangyarihan siya? Di ba ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay? Di ba ang Diyos kaya naman niyang gumawa ng paraan para tayo iligtas? Di ba, di hanguin na lang niya tayo dito sa mundo, dali niya tayo sa ibang planeta. Di ba, iligtas niya tayong ganun. Kaya lang, di pwedeng gawin ng Diyos yun. Di ba pwedeng iligtas na lang niya ang lahat? Hindi rin pwede. Kailangan munang may mamatay eh. Kailangan munang may magtigis ng dugo para tayo mapatawad. Kasi kung tayo patatawarin lang nang walang nagbabayad, maaakusahan ng Diyos ng kawalang hustisya. Kasi paanong nangyaring pinatawad yung tao na ito? No? Rapist, mamamatay tao, magnanakaw, tapos nung humarap sa judge, humingi ng sorry, sabi, "Judge, hindi na ako uulit." Naawa yung judge. Sabi niya, "Sige ha, huwag ka nang uulit. Patatawarin na kita." Di ba maghihimagsik lahat ang kalooban natin, lalo yung mga nabiktima? Kasi sisigaw tayo ng hustisya. So kung tayo patatawarin ng Diyos ng ganun-ganun lang, hindi pwede. Merong holiness ang Diyos. Hindi lang siya love. So, the holiness of God must be justified. Someone has to die. And that someone happens to be the only Son of God. So yung suffering, essential. Sabi mo nga, suffering is essential. We don't want it, we don't like it. But suffering is essential for Jesus to save us. Because it bonded us with us, with Him with us. Okay? Pangalawa, suffering is essential. Why? Because it builds us up. It builds us up. Yung sumunod na verse, verse 11, ang sabi dito, "For he who sanctifies and those who are sanctified are all have one source." All have one source. No? Yun daw, binabanal o sinasanctify or pinupurify at yung nagpipurify ay iisang pinagmulan. No? Ibig sabihin nito, mga kapatid, nasa proseso tayo ng sanctification or purification. And this is how God accomplishes His purpose in purifying us, in sanctifying us, in changing us. So merong greater good talaga. Meron talagang greater good yung suffering. Nagdudulot ito ng mabuti. Nagdudulot ito ng katibayan ng ating pananampalataya, ng ating pagbabago,
No? Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi pag tayo nag-suffer, humihinto tayo. Pag ikaw nagkasakit, wala kang choice kundi huminto. Tama? Pakinggan mo yung doktor, at pag narinig mo yung sinabi ng doktor, mag-iisip ka. Paano mo babaguhin yung lifestyle mo? Paano mo ayusin ang buhay mo? Pero hanggang hindi ka nagkakasakit, hindi ka nakikinig. Tama ba? Tama ba? Hindi ka nakikinig sa nanay at tatay mo na kumain ka ng maayos, kumain ka ng gulay. Hindi ka nakikinig sa mga leader mo na mag-exercise ka o ayusin mo yung lifestyle mo. Nung nagkasakit ka na ngayon, no? Wala kang choice. At yung hindi mo pinapakinggan na doktor at hindi mo pinapakinggan na mga leader sa buhay mo o mga magulang mo, pag sinabi ng doktor, makikinig ka. Tama? Tama, correct? So suffering is essential. Kasi pain will force you to think. Pain will force you to change. Otherwise, kung hindi naman darating yung pain na yan, di ka nasasaktan, di ka nahihirapan, naku, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang junk food mo. Tama? Tuloy pa rin ang pagpupuyat mo magdamag. Amen? Tuloy pa rin ang mga pag-aabuso mo sa iyong katawan. Tuloy pa rin yan. Hanggang hindi ka nasasaktan. Pero pag nasaktan ka na, diyan ka na magbabago. So suffering is essential. It changes your values. It changes your priorities. It changes your schedules. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang hintayin yung suffering bago ka magbago. Amen ba? So it builds us up. It changes us. It challenges us. And it also humbles us, you know. Kasi nga, ayaw nating pakinig eh. So pag tayo na nasa bingit na ng kamatayan, talagang all ears ka sa lahat ng mga solusyon sa problema. Kapag ka nandun ka sa pagitan na naguugpugang bato at sa mabigat na problema ka ng pangangailangang finansyal, talagang hahanap ka ng saklolo. Tama ba? Yung normally hindi ka humihingi ng tulong, hihingi ka na ng tulong. Bakit? You need help. That makes you vulnerable. That humbles you. So natututo tayong makipagkapwa-tao. It builds even our relationships. It builds also our endurance. Natututo kang maging matiisin. Ayan. In James chapter 1, verse 2 to 4, basahin natin itong sabay-sabay, mga kapatid. Ready to go. Consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Whoa! So yung palang trials, sufferings, lahat pala yan, meron palang dinudulot na maganda. Natututo kang magtiis, magtiyaga. At yung pagtitiis at pagtiyaga mo, natututo kang, alam mo yun, yung endurance. Ano ba sa Tagalog yung endurance? May elemento ito nung ano, yung katatagan, yung bang tumatatag ka, tumitibay ka dahil sa natututo kang magtiis. No? At yung endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete. So essential yung suffering, mga kapatid. Essential yung suffering. Bagamat gusto natin na tayo laging binibless, no? Gusto natin na pag nakarinig tayo ng mga bagong sasakyan, ang sinasabi natin, akin yan! Di ba? Mga ganyan tayo dati. Bagong bahay at lupa, akin yan! Di ba?
O kalusugan, akin yan, di ba? Kayamanan, akin yan. Gusto natin lahat yan. And it brings us, you know, a grateful heart. It gives us a grateful heart. But sometimes God wants to accomplish more than giving you a grateful heart. He wants to have you a trustful heart, a heart of faith, na kahit may mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, hindi mo mamukuha lahat, natuto kang magtiwala sa Kanya. So yung hirap na dinadaanan natin, lahat yan may dahilan. Kaya ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon dahil pinaghirapan mo din yan eh. Meron ang isang mayamang lalaki na nagsabi, meron akong hindi kayang ipamana sa aking mga anak. Meron ako isang bagay na hindi ko kayang ipamana sa aking mga anak. Eh mayamang kasi siya eh. Tinanong siya, ano yung hindi mo kayang ipamana sa iyong mga anak? Kahirapan. Hirap. Kasi kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magsumikap. Kailangan ko magtiyaga. Eh hindi naranasan ng anak ko yung hirap eh. Pagising sa umaga, nakaready na lahat. Hindi umiigib. Hindi nagsisibak ng kahoy. Kakain na lang. Hindi nagluluto. No? Hindi sanay sa hirap. At yun ang aking dilema, sabi ng mayaman na tao na ito. Yun ang aking problema. Hindi ko maipamana yung hirap. Kasi nga mayaman kami. At yan ang hamon sa mga taong dumaan sa hirap, ayaw nilang maranasan ng kanilang mga anak ang hirap, kaya anong nangyari? Spoiled ang mga anak. Hindi sanay sa hirap. Konting problema lang, bumibigay. Kasi nga, hindi pinanday ng kahirapan at hindi pinanday ng mga pagtitiis. So, mga kapatid, it builds us up. It makes us better people. No? When we go through sufferings. Sabi nga ni Peter Scazzaro sa mga article niya doon sa kanyang daily office, no? Madalas kapag ka meron tayo mga losses, no? Aba, may mga nawala sa atin. Ang pakiramdam natin na babawasan tayo. No? Namatayan ako ng tatay, nabawasan ako, may nawala sa akin. Nawala ang aking kalahati ng aming kapital. Ang laki ng nawala. Diba? Madalas ganyan ang iniisip natin eh. Nawalan ako ng boyfriend. Nako, ang laking guwang ang naiwan dito sa aking puso. No? Pag kami mga losses tayo, yan ang pakiramdam natin. Lumiit tayo, numipis tayo, humina tayo, kinapos tayo. Yan ang madalas nating iniisip. Pero sabi ni Peter Scazzaro, no? Sufferings will enlarge you, your soul. Losses will not make you smaller. It will enlarge your soul. Ang kaluluwa daw po natin ay parang isang lobo. Na the more dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga nawawalan tayo at nahihirapan tayo, lumalaki, nag-expand yung ating kaluluwa. So, hindi ka nawawalan. You grow. You become better. No? Kaya allow the sufferings, no, to enlarge your soul. Don't think na nawalan ka. Don't think na nalugi ka because you go through sufferings. You go through sickness. You go through losses. No. Babaguhin mo ang pananaw mo, kapatid. Iyan ang ginagamit ng Diyos so that you will expand as a person and you will grow as a child of God. Sabi dito sa Romans chapter 8, verse 17 to 18, basahin natin sabay-sabay, now if we are children, then we are heirs, okay? Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings. That's another way of expanding. We embrace the Lord and we share in His sufferings in order that we may also share
in His glory. At alam mong sabi dito sa verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Tanda mo, kapatid, bawat patak ng luha mo, may katumbas na kaluwalhatian. Bawat buntong hininga mo, may karampatang gantimpala. Bawat iyong panaghoy, kapatid, may katapat na kagalakang naghihintay. Kaya huwag mong sayangin. Huwag mong sasayangin ang lahat ng yan. Ilagay mo at ilapag mo sa kamay ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon. At hayaan mo na ang lahat ng dinadaanan mo ngayon ay magsilbing tungtungang bato upang mapalapit ka sa Kanya at upang tumibay ka. Amen po ba, mga kapatid? Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon. No? Purihin ng Diyos. So, una nakita natin dito that, you know, sufferings bonds us with Jesus Christ. Pangalawa, it builds us up. Pangatlo, it bears more sons. Ang sufferings helps us conceive. Kasi yun ang sabi dito eh, di ba? Dun sa, kung babalikan mo uli yung verse, it was fitting that He for whom, by whom all things exist, in bringing many sons to glory. Look at that. Kailangang mag-go through ni Jesus Christ sa suffering, kasi ang bunga nun, alam mo, He will bring more sons, more children to glory. Paanong mangyayari yon? Na ikaw ay nagkukonceive through sufferings. No? Paano nangyayari yun? Okay? Kasi merong kakaiba doon sa suffering eh, na minsan di natin nakikita. Ayaw natin ng suffering. We want to rebuke suffering. We want to, you know, cast out suffering. No? We pray against it. No? Pero minsan, inaalaw ng Lord. Minsan talagang gawa ng Diablo yan, ha? Minsan talagang gawa ng Diablo, you can rebuke it and cast it away. But there are times, no? Na kahit inalaw ng Lord ang Diablo na i-oppress ka, saktan ka, o pahirapan ka, meron pa rin mas nangingibabaw na layunin ng Diyos kung bakit siya pinahintulutan. Bawa, devotion natin kanina ng umaga. Exodus, di ba? Chapter 1 and chapter 2. Kahapon yung chapter 1. Diba? Sabi doon, the more the Jews or the Israelites were oppressed, the more they multiplied. The more na ginigipit, the more na pinahihirapan, pinagdurusa ang mga Hudyo sa Ehipto, ano nangyayari sa kanila? The more sila dumadami. Sa China, the more na persecuted ang mga Kristiyano, the more na dumadami sila. There is something in sufferings, no? It causes us to bleed. It causes us to cry, to tear up, so that we can give birth. Paanong nangyayari that we are giving birth when we suffer? Kasi alam nyo, when you suffer, that makes you more compassionate. That makes you more merciful. Kapag tayo namatayan, ang ating nararamdaman ay nandun din sa mga taong nawala ng mahal sa buhay. Pag ikaw ay dumaan doon sa kalugihan, no, may mga taong magugulat ka, maglalapitan sa'yo para magkwento ng kanilang kalugihan. At maiisip mo, kaya pala ako dumaan doon. Kasi meron akong mga taong dadalhin ng Panginoon sa akin para mabigyan ko ng encouragement na hindi naman habang panahong ikaw ay nakasubsub sa lupa, babangon din ang negosyo mo. Then you give encouragement, di ba? Sufferings make you more human. And it connects you with the people who suffer. Those who are going through mental illness, hindi yan lalapit sa mga taong walang problema sa isip o sa emosyon.
Kasi pag lumapit yan sa mga taong depressed, hindi lalapit doon sa mga parang healthy, emotionally and spiritually. Hindi lalapit yan eh. Kasi nga, mapapakiramdaman nila, they will be judged. Na hindi naman ako maintindihan ng mga ito. Pero yung mga dumadaan sa nervous breakdown, dumadaan doon sa anxiety attack, panic attack, ang nilalapitan niyan, yung mga dumaan din doon kasi nakakaintindihan sila. At mas nakaluluwag ng kalooban yung makarinig at makausap ang isang taong nauna nang dumaan doon. Kaya nga kapatid, hinahayaan minsan ng Diyos na ikaw ang mauna na dumaan dyan. Minsan nagtataka ka, Lord, bakit mo ako pinararaan dito? Kasi ikaw ang pinauna ng Diyos kasi marami pang susunod. Hindi alam kung paano mag-navigate. Hindi alam kung paano harapin ang mga pagsubok. Pero dahil nauna ka, tinuruan ka ng Diyos, sinamahan ka ng Diyos, makapagbibigay ka ng pag-asa, makapagbibigay ka ng encouragement sa mga taong ngayon kasalukuyang dumadaan dyan. Amen ba mga kapatid? At dahil doon, no, dahil doon, ang mga taong ito ay mapapalapit sa Diyos. Ito na ang natural na tulay upang maibahagi mo ang biyaya ng Diyos. This will be effortless in sharing the gospel. Kasi sa totoo lang, hindi naman makikinig ang mga ito kung wala silang suffering, kung wala silang pain, kung wala silang bankruptcy, kung wala silang struggles, hindi sila makikinig sa mabuting balita. Pero ngayong dumadaan sila dito, ito na yung pagkakataon, kapatid. At ikaw ang tulay na gagamitin ng Diyos upang mailapit sila sa paanan ng Panginoon. Amen. So it brings more children, bearing more children. Kasi any weakness that we have, it makes us vulnerable. Bawa, si Jesus ay, pag napadpad po siya doon sa Samaria, siya ay nauhaw. Kinausap niya yung babaeng Samaritana. Humingi siya ng tubig. Pwede bang makiinom? Kaya laking taka ng babae na Samaritana. Kasi normally, hindi naman nakikipag-usap ang mga Hudyo sa Samaritana, mga taga-Samaria. At lalo, rabay pa siya makikipag-usap sa babae. At lalo pa na, yun na nga, lalaki, babae, di nag-uusap yan in public. Tapos Hudyo pa. Talagang hindi, walang way para magkaroon ng, alam mo yun, icebreaker. Para magkaroon ng connection. Wala eh. Pero ang icebreaker ay yung pagkauhaw ni Jesus. Yung need niya, yung pangangailangan niya. Kaya alam mo ginawa ni Jesus, humingi siya ng tulong sa babaeng Samaritana sa isang lehito mong pangangailangan niya na nauuhaw siya. Lehiti mo yun eh. Humingi siya ng tulong sa Samaritana upang matulungan niya yung Samaritana. So yung ating mga natural na kahinaan at pangangailangan, yan ang ginagamit ng Diyos sa tulay upang mga tao sa paligid natin maramdaman nila na hindi tayo malayo sa kanila. Maramdaman ng mga tao sa ating paligid, no, na kailangan natin sila. And they will feel good about it. O, kailangan pala ako. And then kapag nagkaroon na ng breakthrough sa communication, sa communion, sa relationship, then yan ay pagkakataon para naman maibahagi mo na mayroong magandang balita para sa iyo. Si Jesus ang magandang balita. At dahil doon, dumadami ang anak ng Panginoon. Amen? Suffering causes, no, the birth of the multitudes. Suffering. Yung limang missionary na nag-commit ng kanilang buhay in their late 20s, pumunta ng Ecuador upang dali ng mabuting balita sa mga cannibals doon sa isang mga savage tribe doon. Pagbaba pa lang ng eroplano, no? Wala pang limang minuto,
Yun hong limang missionary na to, limang mga lalaki na missionary na to, nakahandusay na po sa aplaya, may mga sibat sa katawan. Pinagpapatay nung savage na tribe. Nasyak ang mundo, nasyak ang Christianity, bakit nagkaganon? Nagprepara ang mga missionary na to, nag-aral sa seminaryo upang abutin lang ang mga taong ito. In fact, bago pa dumating ang pagpunta nila doon sa isla na yan, naghuhulog na sila ng mga pagkain. Eroplano, naglalaglag sila ng mga pagkain in preparation for this. Tapos ginantihan pa sila ng ganoon. Isipin mo, nasa ng Diyos, ang babatahan itong mga missionary na to, ang dami pa nilang gawin, pwedeng gawin para sa Panginoon. Naghandog ng kanilang buhay sa Panginoon. Bakit ang iikli ng kanilang buhay? Buti pa yung mga makasalanan, dapat namamatay ng maaga. Pero ito, di ba, dapat ito yung mga nabubuhay ng mahaba kasi nagbigay ng buhay para sa Panginoon, pero namatay. At marami nagtatanong, bakit pinabayaan ng Diyos naman yung limang missionary? Hindi ba mahal ng Diyos yung limang missionary? Hindi ba kayang pigilan ng Diyos yung mga tribo na to na patayin yung missionary? Ay, patayin yung, tama. At hindi nagawa ng Diyos. Sa tingin ng iba, trahedya. Pero alam niyo po, yung kamatayan itong magkakaibigan na to na missionary, itong naging binhi. Sabi nga, the blood of the martyr is the seed of the church. Ang pagkamatay nitong lima na to, no, ay nagbunga ng tawag ng Diyos sa maraming mga kabataan na mag full-time sa ministry. Many were challenged. Sa halip na matakot na maglingkod sa Panginoon, sa halip na umiwas sa pagmimisyon, ang dami po na nagsabi, susunod ako sa Panginoon. Isipin mo yun. Tapos yung mga asawa nitong limang lalaki na to, nag-commit. Paglilingkuran nila ang mga pumatay sa kanilang mister. Isa dyan si Elizabeth Elliot, na asawa ni Jim Elliot. At isa dyan yung asawa ni Nate Saint, na naglingkod doon sa tribe kahit na pinatay ang kanilang mga asawa. At yung paglilingkod nila, nagkaroon ng breakthrough. Yung chieftain, nakakilala sa Lord. Yung mga kababaihan doon na pinaglilingkuran nila, nakakilala sa Lord. Yung buong tribo, sumampalataya sa Panginoon. Grabe po eh. Kaya nga ang sabi nitong si yung anak ni Nate Saint na piloto ng eroplano, sabi niya, sa totoo lang, sabi nung anak niya, I think it was God who set up the death of my dad. Di ba scandalous yun? Ang Diyos ang nag-set up ng kamatayan ng tatay ko. Para magising kaming lahat at para magbigay kami ng buhay namin sa Panginoon. At para ang buong tribo na ito makakilala sa Diyos. Hindi natin kayang arukin yung hiwaga ng Diyos eh. Pero meron siyang ginagawa eh, na hindi natin kayang intindihin. Pero sa bandang huli, doon lang magkakaroon ng kahulugan ng lahat. Upang makita ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Amen. Number four, nakita natin dito, suffering is essential. No? Why? Because it bonds us with Jesus. It bonds Jesus with us. Pangalawa, it builds us up. Brings out the good. Pangatlo, it bears more children. No? We become more human. We become more merciful and compassionate. At panghuli, it brings glory to God. It brings glory to God. Kasi ang sabi doon sa verse 10, babalikan natin yan, for it was fitting that He, for whom? Can you say for whom? Alam mo ba ang lahat ng nandito ay para kanino? Para kay Jesus. Everything that you see, everything that we have, everything in this universe, everything for Jesus. Ang destination ng lahat
ang destiny ng lahat is the glory of Jesus. Ang ending ng history, mga kapatid, hindi yung gyera ng Russia o ng Middle East against Israel o yung alliance ng China and Russia against Israel. Hindi yan ang ending, mga kapatid. Ang ending is Jesus Christ. The glory of Jesus Christ. At yung makakasama ka doon sa ending na yon, na ang glory nandoon kay Jesus Christ. No? And for all eternity, mga kapatid, we will worship Jesus Christ. Pero alam nyo kung anong highlight sa langit sa pagsamba kay Jesus Christ? Ang kinakanta ng mga anghel doon, ito. Ang kinakanta ng mga nandoon sa langit ay, "Worthy is the Lamb who was slain from the foundation of the earth." Isipin mo ang theme song ng langit for all eternity is the Lamb who was slain. Ang korderong pinatay. Di ba normally when we think of heaven, di ba, lahat ng mga sad memories mo, tragic experiences mo, traumatic incidents and episodes in your life, di ba, as much as possible you want to get rid of them? Lahat ng painful, darkest, most bitter experience mo, as much as possible, gusto mo nang kalimutan yan, gusto mo nang kaligtaan yan, gusto mo nang ibaon yan sa limot, di ba? Yan ang gusto nating mangyari. Kung padala, magkaroon tayo ng amnesia pagdating doon sa langit, nakalimutan na natin ang lahat ng hirap, nakalimutan na natin ang lahat ng mga pasakit, no? Ang lahat ng mga pananalbahi sa atin, nakalimutan na natin lahat yun. Yun ang gusto nating mangyari. We want to get rid of all these bad memories. But in heaven, for all eternity, what will be celebrated is the wounded Jesus Christ. The only scar in heaven that will be visible for you and for me is the scar of Jesus. Ang sugat ni Jesus. Sariwa. Kasi yung sugat na ito ang naging dahilan ng ating kaligtasan. And for all eternity, we will be worshiping Him and His woundedness. Sapagkat yung sugat niya, kapatid, ang dahilan nun ay ikaw at ako. Worthy is the Lamb. Hindi pa nagkakasala si Adan sa kasi Eva. Nasa isip na ng Diyos, mamamatay yung anak niya. While we were discussing with Hebrews, yung ilang mga leaders dito, merong nagtanong sa akin at sabi, "Pastor, how can God make Adam and Eve responsible for something that they were set up to fail?" Sa Tagalog, paano pananagutin ng Diyos si Adan saka si Eva kung si Adan saka si Eva pala naka-set up na para mag-fail? Kasi yung failure nila magbibigay ng glory sa Diyos dahil ipapanganak si Jesus Christ at mamamatay si Jesus Christ. Sabi ko, that's the problem of sovereignty of God and the freedom of man. Ano bang nauna? Yung pinlano ba ng Diyos na magkamali si Adan saka si Eva? O kusang loob na nagpasya yung mag-asawa na talikuran ng Diyos? O ang Diyos ang nagtulak sa kanila para talikuran ng Diyos? Para nang sa ganun, sa storya, ipanganak si Jesus para mamatay. Ano bang nauna? Again, this is another mystery. Sinong nauna? Isang bagay ang alam natin, responsable si Adan sa kasi Eva sa kanilang desisyon. Sila ang nagpasya na talikuran ng Diyos. That's a fact. No? And it's also a fact na bago mangyari yon, nakaplano na ng Diyos na mayroong pagliligtas na gagawin
sa pagkakamaling magagawa ni Adan sa kani Eva. Si Judas, tinraidor si Jesus. Ibig ba sabihin nun na ang Diyos ang may kagagawan? Bakit tinraidor ni Judas si Jesus? So ibig sabihin, para bang si Judas ay robot na wala siyang choice, na ako ang natalaga, itinadhana na magtatwa at magtraidor kay Jesus? Wala akong choice kundi itraidorin si Jesus kasi yun ang nakasulat. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay responsable sa mga desisyon na ating ginagawa. Amen po ba? Judas was responsible for his own decision. He's accountable to God. Desisyon niya. Pero kung paanong nangyari ang lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng kapamahalan ng Diyos, yan ang hiwaga. Na sa buong, siguro sa all eternity, we will explore that and I will continue to ask God, paanong nangyari yun? Kasi ang hirap talagang maunawaan na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos ang lahat eh. No? Yung makita natin, ang Diyos pa rin ang nandun sa likod ng lahat. Yan ang pananampalataya ni Job. No? Nung sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Diyos. Hindi niya sinabing si Satanas na nag-alis. Hindi niya sinabing salbahing Satanas ito, sinaktan ang aking pamilya, pinatay ang aking mga anak. Salbahing Satanas ito, I rebuke you. Hindi niya sinabing si Satanas ang may kagagawan ng lahat ng kanyang kamalasan. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Hindi tayo tatanggap ng masama. Kaya in all this, the perspective of Job is that it was God. Joseph. Ano sabi ni Joseph? Binenta niyo ako eh. Binenta niyo ako doon sa mga Ethiopians, ginawa kong alipin. Pero hindi kayong nagdala sa akin dito. Ang Diyos. Look at the perspective of Joseph. Yes. Sinaktan niyo ako, sinalbahin niyo ako, but you don't have the final say. It's God. At kung titingnan natin si Jesus Christ, no? Sabi ko nga, kung iniisip mo na yung pagkaka-set up, quote-unquote, ng failure ni Adam and Eve is scandalous, don't you think that God setting up His Son to die on the cross is more scandalous? Di ba mas scandalous yun? Pwede namang gumawa ang Diyos ng ibang paraan, patayin na lang tayo lahat. Pero sinet up niya yung anak niyang mamatay sa krus. Isipin mo yun. Kaya nga, kapag may dinadaan na kang suffering, ang sagot lang, tumingin ka kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung tanong mo, bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit ko nararanasan ito? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit kung kailan kami hirap? Bakit kung walang-wala kaming pera? Bakit kung wala ang mga magulang ko nangyari ito? Bakit ganito? Bakit ganon? Dami nating tanong, di ba? Ba't hindi mo itinanong bakit yung anak ng Diyos na wala namang kasalanan ay nakabayubay sa krus at naghihingalo? Bakit ang Diyos na may kakayahang magligtas, hindi niya iniligtas yung anak niya? Sometimes, nung binabasa ko nga uli dito sa Mark yung kamatayan ni Jesus Christ, yung mga tao naghihintay eh. Nung sinabi ni Jesus na, Eli, Eli, lama sabachthani, people were in suspense. They were waiting, they were expecting. Nung nag-devotion tayo, doon ko lang nakita yun eh. They were waiting, they were expecting that something miraculous will happen. They were waiting that, you know, the heavens will be rent out and then God will come down and rescue His Son. Kaya lang yung mga tao naghihintay. Hanggang sa binawian ng buhay si Jesus, wala. Wala. Parang alam mo, wala. Pinabayaan? Isipin mo yung pinabayaan mamatay. At totoong namatay doon sa krus ng Kalbaryo.
Kaya nga, the disciples were dejected. They were hopeless. They were hiding in fear. Kasi nga wala eh. Lahat ng hopes nila, natunaw lahat, gumuho lahat ng mga pangarap nila nung namatay si Jesus. They were hoping that something will happen in the nick of time, but nothing happened. Tinuluyan ng Diyos. And sometimes we think na it was Satan who killed Jesus. No! Satan did not have the final say on the life of Jesus. Amen? Pilate did not have the final say on Jesus. Herod did not have the final say on Jesus. God had the final say. Kaya kapatid, cancer has not the final say in your life. Amen? COVID-19, dengue, does not have the final say in the life of your loved ones. God has the final say. At kung ano man ang final say niya, that will bring forth the greater good. And that will display the glory of His grace so that He will be magnified and He will be glorified. Lahat ng ito, mga kapatid, ginagawa niya so that we will see His splendor, His glory, and more than His majesty, He wants you to see the glory of His grace. The glory of His grace. Na kahit pinakamalalim na, kaya kanyang iahon. Kahit pinakamadilim niya, kaya kang paliwanagin. Na kahit pinakamalalang karamdaman, kaya niyang pagalingin. We have hope in the Lord. Amen? Amen? So normally, we thank God for blessings. We thank God for answered prayers. We thank God for healing. We thank God for breakthroughs, no? But are you willing to say thank you in the midst of sufferings? Do you consider it pure joy? We don't say thank you for cancer. We are not grateful for cancer, but we can be grateful in cancer. We are not happy, no, when we suffer. We are not happy for suffering. We're not sadomasochist. Hindi tayo nag-iimbita ng, Lord, more sufferings, more sufferings. We don't, ayaw natin. Sa totoo lang, ayaw natin ng sufferings. Ayaw natin ng trials. Ayaw natin ng pain. Ayaw natin ng lahat yan. Kung pwede lang, ipanalangin natin, Lord, huwag kaming dadapuan ng ganito. Kung pwede lang, i-rebuke natin ng lahat ng yan. Pwede naman. There are things that you can pray against. There are things that you can rebuke and cast out. Pero kung nagawa mo na lahat ng yan, na-rebuke mo na, pinag-pray mo na, but it still persists. May dahilan ng Lord. And it is for the display of the glory of His grace. It is so that He can bring forth good, not only in your life, but in the lives of the people around you. But the greatest blessing of all, the greatest blessing of all is when you find the treasure in the darkness. See, Pastor Rich Whitmer, nung panahon ng G12, meron siyang senior. Sabi niya, meron siyang dream. Nadadaan siya sa trial. Dadaan siya sa isang mabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Sabi niya, madilim ang dadaanan mo, masukal, mahirap ang dadaanan mo. Pero habang dumadaan ka dyan sa valley na yan na madilim, dumampot ka lang ng mga bagay-bagay na sa iyong dadaanan, sa iyong pagdaan sa dilim, dumampot ka lang. At paglagpas mo sa dilim, yung mga nadampot mo na yan, yan ang treasures. So there will be treasures in the darkness. There will be treasures in the valley. Kaya kahit dumaan ka dyan, tandaan mo merong treasures. And when I heard that, sabi ko, Lord, i-ready mo rin ako in case dumaan ako sa mga trials ng buhay at hahanda ako na magdampot ng mga treasures. Because I was thinking that the treasure na dadamputin ko ay promotion.
Yung treasure na dadamputin ko, ang iniisip ko, more money, more position, higher position, greater influence. Yun ang iniisip ko. Health. Long life. Yun ang iniisip kong blessing. Yun ang iniisip kong treasure. Pero yung palang pinakamatinding treasure is not that. But the greatest treasure is sharing in the suffering of Jesus Christ. Yung being able to share with Him. Yung knowing that He's walking with you and sharing in His suffering. I pray that you will understand it. That you will share in His suffering. Magkaroon ka ng konting glimpse, magkaroon ka ng konting understanding kung paanong siyang nag-suffer. At masabi mo, Lord, that I suffer with you. I joined you in your suffering. I know and I understand and I experience your journey, Lord, and you are journeying with me, and that journey together, that pilgrimage together, that's the treasure in itself. I have moments with you. I have memories of my walk with you during the time of pain, during the time of agony, during the time of hardships and struggles, rejection, intimidation. That's the treasure. And that's the treasure that it will enlarge you. That's the treasure that will make you better. At siya hindi na mawawala yan for all eternity. Di ba ang sarap lang noon? Pag nakita tayo ng Lord, ang dami nating kwentuhan, di ba? Sa totoo lang, ang dami nating kwentuhan ng Lord. At marami sa mga kwentuhan ng Lord, yung panahon na nasa dilim ka. Yung panahon na nahihirapan ka. Yung panahon that you're in pain. Yung panahon that you're suffering. Yan ang marami yung kwentuhan ng Panginoon. And that, I believe, is a treasure. Amen po ba? Amen. Let's pray, mga kapatid. And let's ask God to reveal more of Himself. No, during the time that we are going through, a difficult time, growing through hardships, trials, and sufferings. Abang nakapikitay na kayo ko, are you going through suffering right now? And if you're saying, Lord, I want to share in your suffering, I don't want to waste this suffering, I want to share it with you. And I want to journey with you, Lord, in my pain. Lord, baguhin mo po ang aking pananaw. I'm not losing. I'm not becoming a less person with this suffering. I'm becoming a better person, a bigger person. This suffering will bring out the best in me because I am walking with you. Kung ito ang panalangin mo, kapatid, pwede bang taas mo ang iyong kamay? As you go through a hard and difficult moment in your life, can you just raise your hand? Yes, Lord, help me to trust in you and to walk with you. Just raise your hand. Let me see your hands. Yes, hallelujah. Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Madalas, it's so easy for us to say thank you sa mga blessing ng Panginoon sa ating buhay. But are you willing to say thank you sa mga masasakit na dinadaanan mo sa buhay? Ang tawag dito, sacrifice of praise. You offer a sacrifice of praise to the Lord. Sino sa atin dito nagsasabi, Lord, I praise you in the midst of trials and I worship you, Lord, in the midst of losses. Pupurihin kita at sasambahin kita kahit ako nasasaktan, kahit ako nawawalan, kahit ako nahihirapan,
Meron man nagsasabi ng ganun, can you just raise your hand? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise God. Praise God. Praise God. God is most glorified when we find our satisfaction in Him, even in the time of trials. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Pwede tumayo tayong lahat. Lahat ng nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? Together, we will offer a sacrifice of praise to the Lord. And we will trust Him, no, in the midst of sufferings. We will thank Him in the midst of sufferings, believing that He can bring out something good. He can make something good out of a tragedy. He can make something good out of something painful. Just come forward. Kung meron kang karamdaman, nais mong humingi ng kagalingan sa Panginoon, just come forward. Kung meron kang pangangailangan, lumapit ka sa Panginoon, Lord, I need you right now more than anything, more than anyone. I need you right now. Kung ito ang iyong panalangin, kapatid, just come on, come here at the altar and let's worship the Lord together and offer a sacrifice of praise to God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Sambahin mo ang Panginoon. Sambahin mo kahit mahirap. With love that cast out fear, you are working in our waiting. Sanctifying us, went beyond our understanding. You're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever. Perfect in love, you are sovereign over us. You are wisdom and imagination. There are mysteries that we cannot understand. But even if we don't understand, we trust Him. We trust Him. Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. If you're humbled right now and lowly, He can lift you up. He can uphold you. You surround you and uphold me. And your promises are my delight. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign. Are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful. You're faithful forever. Perfect in love.
You are sovereign over us. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami akong bagay na hindi naintindihan. Subalit nagtitiwala ako sa iyo. Sa dinadaanan kong landas na madilim, mahirap, masakit, samahan mo po ako. Tulungan mo po ako, Panginoon. Pagalingin mo ako, Lord. Pagalingin mo ng aking mahal sa buhay. Iligtas mo ako, Panginoon. Ikaw lang ang aking kanlungan. Ikaw ang aking pag-asa. Salamat po, Panginoon. Dahil mahal mo ako. At bunga ng pagsubok na ito, Lord. Banalin mo ako, Lord. Linisin mo ako. Hugasan mo ako. At mula po ngayon, ikay aking paglilingkuran. Ikay aking sasambahin. Ikaw ang uunahin ko sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Lagay mong yung kamay sa yung dibdib, malapit sa yung puso. Let me just pray for you. Father God, I pray for my brother, for my sister. Lord, I pray, Lord, that during this time, my brother will feel that he is not alone. That you are journeying with him. That you're journeying with her, Lord God. And that this trial, Lord God, will not break him, will not break her, but will bring out the best in him, bring out the best in her. Lord, we believe in you that you can do something beautiful out of a tragedy. You're the God who can transform our pain into gain, our cross into crown, our scars into stars. Okay, Lord, I pray that you will strengthen my brother and sister. Give them endurance, Lord God. Endurance, Lord, I speak. Endurance, Lord, I speak. Endurance, Lord, endurance. So that my brother and sister can persevere. And wait long enough to see the glory of your grace. Lord, thank you for the privilege of sharing in your suffering. Thank you for the honor, Lord God, of bearing the cross with you. Lord, we recognize that suffering is essential. Lord, we want to cast it out. We want to rebuke it. We want to get rid of it, Lord God. But sometimes you allow it to happen, Lord, for a reason. Thank you, Lord. Can we worship the Lord together? Can you thank Him for your pain? Can you thank Him? Can you worship Him in your suffering right now? Come on, lift up your hands. Lift up your lift up your hands. Lift up your hearts and say, Lord, I worship you kahit mahirap. I worship you even if I'm sick. I worship you, Lord God. Kahit po I'm struggling. I worship you, Lord God, even if I'm anxious right now, Lord. I worship you. I give you praise. I give you honor. Because I know, Lord God, that even if the enemy means it for evil, Lord, you will mean it for good. You can turn it for good. That's my faith, Lord God. That's my trust. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Come on, lift your hands and your heart to the Lord. You turn it for our good. Your glory,
the valley you are faithful, you're working for our good. You're working for our good, for your glory. Come on, let's make this declaration. You turn it for my good, Lord. You turn it for my good. I trust you. Even in the valley, I will thank you. Even in the valley, I will trust you. Come on, lift our hands, lift our voices. Good for your glory, your plans are sealed to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful. Perfect in love, you are sovereign over us. Your plans, hallelujah. In the fire and the flood, you're faithful forever. You are sovereign over us. You are so perfect in love. Can we breathe deeply and slowly? Mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, meron tayong Ama sa Langit. We have a Father in Heaven. And He knows what's best for us. Always trust Him. Always thank Him. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever. Perfect in love. You are sovereign over us. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May nag-go back to our seats.
Let's have some moment of silence and reflection. And you can use this in your small group and in your family altar, you know, family discussion. So, number one, in what area are you suffering right now? Health? Relationships? Finances? Business? Education? Memory? Emotion or others? Saan ka nahihirapan ngayon? Saan ka nagsasuffering ngayon? Then, pangalawa, on a scale of 1 to 10, on a scale of 1 to 10, 1 being the lowest and 10 the highest, what is the level of your anxiety? Anong rate ng iyong pagkabalisa dahil sa suffering na ito? 1 to 10. And then, pangatlo, what will you do to train your mind and your heart to trust God in bringing good out of this suffering? Let's reflect on this.